Hi! Welcome back to my channel. Alam nyo guys, napakaswerte ko sa asawa ko kasi napakabait niya sa akin. Malambing, inaasikaso ako, at hindi siya alcoholic, hindi siya chain smoker, at lalong hindi siya babaero. So lahat ng hinahanap ko sa isang lalaki ay nasa kanya na lahat. Tsaka isa pa, hindi pa kami nag-away. Kaya, napakasaya ko na siya ang napangasawa ko. Unang-una kasi, kung bakit hindi kami nag-away, dahil kung ano ang desisyon ng asawa ko, sinusunod ko yon. At kung ano naman ang desisyon ko, sinusunod niya rin. So, nagkakasundo kami sa lahat ng mga bagay-bagay na mga plano sa buhay, sa future. So, napakasaya ko talaga na siya na pangasawa ko. Lalo na nung bagong dating ako dito nung 2015. So, wala akong gaanong mga damit kasi nga pinapunta niya agad-agad ako dito. Nung may mga papers, nakuha ko na yung visa ko at hindi na ako nakapag-shopping sa Manila kasi kailangan ko nang pumunta rito sa Norway nung gabing yon. Tapos, nung 2015, kunti lang ang mga damit ko. Tapos, wala akong pera. Na pera dito sa Norway. May pera ako pero nasa Pilipinas na hindi naman magagamit dito. So, pagaling ko sa school, dadaan muna ako sa mall kasi malapit lang ang mall dito sa amin. At pagdating ko dito sa bahay, sasabihin ko sa asawa ko may sale doon ng mga damit. Ang ganda, gustong-gusto ko. Tapos sabi naman ng asawa ko, saan banda, anong brand, ganun. Tapos kinabukasan, papasok na naman ako sa school. Tapos iniisip ko yung nagustuhan ko. Sabi ko, ang mura-mura na nun. Gustong-gusto ko siyang bilhin. Baka mamaya pag-uwi ko or baka bukas na. Tapos nung pag-uwi ko sa bahay, uli, na binili na ng asawa ko at nilagay sa lamesa. Hindi ko naman sinabi sa kanya na bilhin mo. Magugulat na lang talaga ako. Basta pag may nagustuhan ako, binibili niya agad. Pero kung may trabaho na ako noon, syempre, ako na ang bibili. Hindi ko na kailangan sabihin pa sa asawa ko. Kaya lang, kailangan talaga nung mga panahon, mag-aral muna. Kasi kung hindi ka mag-aaral at mag-a-apply ka ng trabaho, wala rin tatanggap sa'yo. Paswertihan na lang kung makukuha ka or matatanggap ka sa pinag-a-applyan mo. Yun nga guys, nakakatuwa. Kasi, yung asawa ko naman kasi hindi siya maramot sa akin. At kahit nga sa ibang tao, hindi siya maramot. Lalo na sa pamilya ko. Nung sa lahat ng mga pangangailangan ko dito sa bahay or lalo na pagka na-miss ko yung mga pagkain natin sa Pinas, pagkain Pinoy, sinasabi ko sa kanya, tapos siya talaga ang magluluto sa akin ng chicken adobo. Yan, kasi tinatanong niya ako, ano bang gusto mong kainin? Ano bang na-miss mo na pagkain dun sa Pinas? Tapos sinasabi ko, chicken adobo, beef steak, yun nilulutuan niya ako.
At saka, alam nyo guys, siya ang nagluluto dito sa bahay. Pag nandito siya, pag day off niya, siya talaga ang nagluluto sa dito sa bahay. Minsan lang ako magluto kapag sasabihin niya o gagabihin ako ha. Ikaw na ang magluto. So magluluto ako. At saka masarap siya magluto. Parang nasa restaurant kami kumakain. So yun, at saka sa lahat ng bagay na gusto kong gawin, sinusuportahan niya ako. Napaka-supportive talaga ng asawa ko. Dahil pag katulad nito, sabi ko sa asawa ko, gusto kong mag-vlog sa YouTube. Sabi niya, sure, why not? Tapos binilhan niya agad ako ng GoPro camera. Papakita ko sa inyo guys, kunin ko muna ha. Ito guys, ito yung binili niya sa akin nung sinabi ko na gusto kong mag-vlog. Tapos binilhan niya agad ako. Hindi ko naman sinabi sa kanya kasi ang gusto ko lang na gamitin yung cellphone, yung mga ganun. Kasi nahihirapan ako mag-edit pag ito ang gagamitin ko. Ewan ko, kailangan kong matuto kung paano mag-edit. Tapos binilan ako ng asawa ko ng GoPro. GoPro! Yan. Tapos, sabi niya sa akin, ayan ha, binilan kita ng GoPro na camera pang vlog mo. So, ginagamit ko siya pag nandito ang asawa ko kasi siya ang nag-i-edit. Pagka ako lang mag-isa, tulad ngayon ako lang mag-isa dito, ginagamit ko yung tablet. Ito na, ginagamit ko ngayon. Tapos, sabi niya sa akin, wag kang mag seryoso sa pag-vlog mo ha, at baka ma-stress ka. Gawin mo lang siyang libangan kasi close pa naman yung pinapasukan mong trabaho. Sabi ko, oo naman, kasi libangan ko lang talaga ito kako. So libangan lang talaga guys, hindi ako nagseryoso dito. At saka mas maganda yung relax ka lang, ganun, di ba? At saka nung nabanggit niya sa akin na, oh, di ba mahilig kang kumanta? Yung boses ko na nakakahiya. Pero dito lang sa bahay, syempre hindi naman sa labas. Sabi ko, pangit naman yung nabili natin na microphone, sabi ko. Ang pangit kasi ng sounds. So, sabi niya, pero pag bibilhan kita ng mic, kakanta ka ba? Sabi ko, naman, syempre, kakanta ako. Tapos, nagulat ako kasi bumili. Bumili siya ng mic, dalawa. Tag-isa kami. Tapos, ito, talaga. Ewan ko kung bakit ganun ang asawa ko pag sinabi ko pa lang. Maya-maya na order niya na. At saka, minsan magugulat na lang ako. May mic na kami. Or yung sasabihin ko sa kanya, bibilhin niya agad. So, napakaswerte ko talaga, guys. My God, I love my husband. Opo. At saka sa lahat ng mga pangangailangan ko dito sa Norway, yung mga papers, mag-apply sa trabaho, or basta yung mga kailangan ko, siya talagang gumagawa sa akin, hindi niya ako pinapabayaan. At saka especially yung may sakit ako, kailangan kong pumunta sa doktor, sinasamahan niya talaga ako. Talagang napakabait talaga ng mister ko. Tapos for example, masakit yung ngipin ko, dadali niya ako sa dentist. Tapos hindi siya papayag
na ako lang mag-isa ang pupunta, kailangan talaga kasama ako, kasama siya, at yung magpapa-check up sa katawan, pag may sakit, ganun. Pag magpapa-check up ako sa doktor, palagi siyang present. So, talagang sabi ko, thanks God, kasi binigay mo sa akin yung lalaking napakabait at lahat ng hinahanap ko nasa kanya na lahat. At saka guys, ang ayaw lang ng asawa ko, yung kakain ako ng kanin na marami. Gusto niya kasi, ang gusto niya kasi yung kakain ako ng mga masustansyang pagkain, which is ginagawa ko na ngayon. Kumakain na lang ako ng kanin sa gabi. Yun. Kasi ayaw niya rin na mataba, ayaw niyang tumaba ako. Kahit naman ako, syempre ayokong tumaba. So yun. Ang kinakain ko sa umaga, ang kinakain namin sa umaga, Havre Groot yung oatmeal. Yan. Oatmeal, tapos sa lunch, fruits. Tapos, sa gabi na ako kumakain ng kanin. Minsan, yung pagkaing Norwegian, yan ang kinakain namin. At saka alam nyo guys, yung asawa ko, simple lang siya. Hindi siya mahilig sa mga pabongga na damit. Hindi siya ganun. Tapos, ayaw niya yung may mga tatak dito na malalaki. For example, Levi's. Ayaw niya yung may mga tatak. Gusto niya yung maliliit lang ang naka-print. Ganun. Tapos, swerte rin ako sa mga anak ng asawa ko kasi mababait sila. Kahit yung mga pamilya niya, mababait talaga. Noong wala pang pandemic, wala pang virus, pag day off niya, pumupunta kami sa Sweden, sumasayaw kami doon. Kasi ano doon, pag may festival, pumupunta kami. Kahit dito sa Norway, tapos pag may day off siya ng 3 days, 4 days, or 1 week, hindi 1 week, 3 days to 5 days, pumupunta kami sa Germany, sasakay kami sa barko para doon kami magsayaw, sayaw ng sayaw kami, tapos na-enjoy talaga ako, nag-i-enjoy ako kasi basta kaming dalawa ng asawa ko, mahilig kaming sumayaw. Natuto rin akong sumayaw sa mga sayaw dito sa Europe kasi nag-aral kami. Oo, nag-aral kami. Yan ang bonding namin. At saka pumupunta kami sa Denmark, Germany, Sweden, Istanbul, Turkey, pumupunta kami doon para mag-aral ng sayaw. So, talagang napakaswerte ko guys kasi narating ko yung iba-ibang country dito sa Europe. So, napakaswerte ko talaga kasi sinasama ako ng asawa ko. Kaya wala kaming anak kasi yun ang gusto niya na makabanding niya ako. Kasi pag may anak kami, hindi niya ako maisasama. At saka guys, hindi na namin kailangan na magkaroon ng anak kasi may anak siya sa una, may anak din ako sa una. So, kailangan na lang namin mag-enjoy. Yun guys, ang hilig namin, sumayaw, tapos mupunta kami sa festival, mga festival ng cowboy. Natatawa talaga ako. At nami-miss ko yun. Sana gawin uli namin yun kasi sa ngayon kasi hindi pa kasi wala pa kaming vaccine na. May vaccine na pero hindi pa kami nabakunahan kasi mahuhuli ang mga medyo bata-bata. Bata pa ba ako? yung mga line of 4, baka sa May pa ako magkaroon ng, baka sa May pa ako mabakunahan.
yun. Pero okay lang, antayin natin yun. Mayawa din ang mahal na Diyos na maibalik sa dati, normal na naman yung mundo, magagawa na natin yung gusto nating gawin, yung mga dating gawin natin na magsayaw, magtrabaho, makapamasyal tayo kung saang-saang lugar, di ba? So, yon ang na-miss ko. Tapos pagka pupunta kami sa Germany, nagsasayawan kami. Guys, enjoy ka talaga. Ma-enjoy ka talaga kasi napakaraming tao, ano, siksikan. Lalo na pagka mag-start na yung music. Yung music na blues. Oh my God, ang daming tao. Tapos, sasayaw din kami doon. Marami ding nagpapalakpakan sa amin pag sumayaw kami ng asawa ko. Kasi, hindi naman ako magaling sumayaw. Pero pag nandoon na talaga sa stage, ginagalingan ko. Ginagalingan ko talaga. Pakimbot-kimbot. Tapos, minsan may mama na lumalapit sa amin. Tapos, sasabihin nung mama sa asawa ko na, sabihin nung lalaki sa asawa ko na, excuse me, pwede ko ba siyang maisayaw? Ganon. Tapos, ayoko nga iwan ng asawa ko. Ano siya, hello? Hindi pwede yun. Tapos sabi ng asawa ko, oh naman, sige, isayaw mo ang wife ko, ganun. Pero di ako sumasama, no? Ay, bahala ka sa buhay mo, maghanap ka ng kasama, isayaw mo dyan na babae, huwag ako. Lugar, sasama ako sa kanya. Tapos ang asawa ko, kawawa, walang kasayaw. Hindi pwede yun. So natutuwa talaga ako, guys, kasi napakabait ng asawa ko, hindi niya ako iniiwan. Isang beses pala na hindi ako nakasama sa bakasyon niya. Pumunta siya sa Amerika. Amerika, sa Brazil. Brazil, pinunta niya yun, saka Mexico. Yeah! Pumunta siya doon. Tapos sayang nga, hindi ako nakasama. Sana sumama ako. Kaya lang hindi naman din kasi pwede kasi may trabaho ako. At saka yung bakasyon ko kasi hindi magkatugma sa bakasyon niya. So, ayun. Baka itong sunod na bakasyon, kaya lang sa susunod na bakasyon, ewan ko kung saan kami pupunta. Tingnan na lang natin kapag may vaccine na. Pag nabakunahan na ako at asawa ko, lahat ng mga tao na pwede na talagang bumiyahe. Kasi sa ngayon, naka-lockdown pa. Hindi pa pwedeng bumiyahe dahil wala pa tayong mga bakuna, di ba? So, yun. Balik tayo dito sa loob ng bahay. Ang ginagawa ko dito sa bahay sa ngayon, mag-vlog. Tapos, yun, maglinis sa bahay, maglaba, magtupi ng mga tupiin. Tapos, nag-aerobics ako, nag-sumba ako, tapos nagpa-practice ako ng sayaw na bachata, yung sinasayaw namin lagi ng asawa ko. Yung sinasayaw namin ng asawa ko na parang na, baka sabihin nyo, oh, palagi na lang ganyan yung sinasayaw nila, parang walang style, or palaging ganun ang style. Maraming mga style, guys. Kaya lang, syempre, bilang leader, ang asawa ko kasi leader, siya yung nagli-lead sa akin. At sumusunod lang ako sa galaw niya, sa body language niya, ganon. Kasi nag-aral din ako ng sayaw, so pareho kami nag-aral ng sayaw. Kung ano yung mga, yung body language niya, okay, I know this. Then, inaano ko talaga yun, sinusundan ko yung katawan niya kung saan ako pwedeng pumunta rin sa style na yon. Kung anong style ang makukuha ko, kung anong style ang ginagawa ng asawa ko. So, kahit papaano nasusundan ko talaga siya. Dahil pinag-aralan namin 'yan,
sa class namin, dancing class namin, kung paano. Tapos mag-antay ka sa nag-lead sa iyo, mag-antay ka, huwag kang gumawa ng mo siyang uunahan, kailangan mag-antay ka talaga sa kasayaw mo kasi siya yung leader. So ayun, yun ang pina-practice namin. Maraming mga style yun, guys, yung bachata dancing. Maraming mga ano yun. At saka dumadayo kami sa Sweden. Excuse me, guys. Dumadayo kami sa Sweden. Malapit lang kasi dito sa amin. Yung pinupuntahan namin na kung saan doon kami sumasayaw, nag-aaral ng sayaw at saka sa festival dancing, dalawang oras ang biyahe by car. Tapos, napakaraming tao, guys. Napakaraming tao talaga, as in siksikan. Kahit na maraming iba't ibang mga places na pupuntahan mo, hindi lang iisang building, marami. So, pag sumayaw kami ng asawa ko yung bug na parang cha-cha, parang bogie, yun, nag-aral din ako niyan. Kaming dalawa ng asawa ko, kasi nung nag-aral yung asawa ko, nasa Pilipinas pa ako noon, wala pa ako dito sa Norway. Tapos nung dumating ako dito, before ako nag-flight, ang sabi ng asawa ko, ang gusto ko, kapag nandito ka sa Norway, gusto ko ang una mong gagawin, mag-aral ng Norwegian language. At kapag Saturday, Sunday, mag-aaral ako ng sayaw. Oo. So, ginawa ko yun. Kasi kung hindi ko gagawin yun, parang malulungkot ang asawa ko. Pero mahilig naman din ako sumayaw nung nasa Pinas pa ako, lalo na sa probinsya namin. Mahilig ako sumayaw kapag may mga sayawan. Present ako palagi, neng. Lalo na yung ballroom. Yeah! Yan. Basta hilig mong sumayaw, hindi ka mahihiya. Kasi nung nasa pumupunta kami sa Sweden, sa loob ng isang buwan, minsan dalawang beses kami pumupunta sa Sweden para makipagsayaw lang. Tapos meron din doon dancing class. So, at saka yung meron pang sayaw talaga na meron pa kaming pinag-aralan na sayaw na yung balse, kung tawagin sa Bisaya. Dito naman, dirty fox. Yung talagang nakayakap yung lalaki sa katawan mo. Ganun talaga. Dikit na dikit talaga. Ganun. Alam nyo, guys, natatawa ako. Kasi pag sasabihin ng asawa ko, pagod ka na ba? Kasi pag nakita niya na napapagod na ako, yung bawa, sasayaw kami ng mga 5 songs, ganon. Tapos medyo masakit na yung legs ko. Sasabihin niya, sige, pahinga ka muna. Sabi ko, thank you. Pag nakaupo na ako, may lalaking lalapit sa akin, Norwegian, lalapit sa akin at sasabihin, pwede ba kitang isayaw? Ganon. Tapos hindi ako makahindi, kasi pag sasabihin ko hindi, maano yung lalaki, ma-disappoint, at saka ang sabi ng asawa ko, huwag kang magsabi na hindi pwede or pagod ako, kailangan sumama ka, sumayaw ka. Sabi niya, hindi ako magagalit, hindi ako magsiselos, kasi kailangan mong makisama. Sabi niya, kasi mga dancing classes natin yon, sabi niya, mga classmate namin doon sa dancing class. So, minsan sumasama ako, pero minsan nagtatago ako, guys, kasi lalo na pag yung balse na, yung dirty fox na talagang dikitan yung katawan, nako, parang nalibadbaran ako, no? Ayoko. Oo, guys, nalibadbaran ako kapag kasumasayaw ako, tas hindi ko kasayaw yung asawa ko, tas ibang lalaki ang kasayaw ko. Parang, hindi sa nakakadiri, hindi ganun, pero alam mo yung
maalib, basta naalibadbaran ako. Ano ba yun? Ano bang tamang term na yun? Basta parang hindi ako komportable, ganun. Hindi ako komportable sumayaw sa ibang lalaki. Kasi nasanay ako na pag sumasayaw ako, ang asawa ko ang kasama ko sumayaw. So tapos ang mahal ng bayad, guys. Ang mahal. Basta pag dancing class, mga 7,000 or 8,000 pesos ang bayad ng asawa ko. Pero okay lang yun kasi solid naman, nag-enjoy naman kami. Tapos masayaw kami ng asawa ko, no? Sumasayaw kami. Tapos may magpi-picture sa amin. May magpi-picture. Tapos ang asawa ko, hindi yan mahiyain. Hindi siya mahiyain. Ano siya, basta ano siya eh. Marunong din siya makisama. At pumupunta rin kami, guys, sa sa Germany. Pumupunta kami doon. Madalas kaming pumupunta doon. At gustong-gusto kong pumunta sa Germany. Kasi pag Germany at saka Denmark. Kasi pag pumupunta kami, na dumayo kami, kasi doon sa loob ng barko, may ano doon, may mga live van doon. Tapos, gustong-gusto kong pumunta doon, nakasama ko ang asawa ko para magsayaw. At saka isa pa doon, masarap mamili ng mga gusto ko doon sa duty free. At ang maganda lang kasi sa akin, kasi may trabaho na ako, at saka kung anong gusto kong gawin sa pera ko, kung anong gusto kong bilhin, mabibili ko, ganun. Tapos ang asawa ko naman, hindi siya nagagalit kung ano ang gusto kong bilhin, kasi binabudget ko yung pera. Nasabihin ko, itong perang to para to sa pang-shopping ko, yung itong pera na ito para sa savings account ko. So nakaano talaga yan, naka plano na lahat bago dumating ang sweldo ko. Meron na akong ano niyan, na itong pera na to. Pero every month talaga may savings account ako niyan. Hindi pwedeng hindi, kasi hindi natin alam kung habang buhay ba na may trabaho tayo. Pero dito naman kasi sa Norway, kahit nawala kang trabaho, ay pag nawalan ka ng trabaho, susuportahan ka naman ng gobyerno dito. So yun talaga, guys, ang ikinaganda lang talaga sa aming mag-asawa. Pareho kami ng mga gusto. Kaya mas maganda talaga na yung asawa mo, kung anong gusto, tapos gusto mo rin, yun lang ang maganda doon. Pero kung ang asawa mo, kung anong gusto, halimbawa magsayaw, pupunta sa mag-aral ng sayaw, tapos ayaw mo, hindi kayo magkasundo. So kailangan kung anong hilig ng asawa mo, kahit na hindi mo gusto, kailangan i-ano mo rin yung sarili mo na okay, ganito pala dito sa Europe, kailangan ko rin matuto kung paano, ganun yun. So kami ng asawa ko, dumadayo kami kung saan sa ang bansa para magsayaw lang, guys. Ay nako, ako hindi ako magaling talaga, hindi ako magaling sumayaw. Pero pag sumayaw na kami ng asawa ko, dito nga, yung vlog namin, yung dancing namin, na bachata at saka bug. Hindi pa ngayon masyadong magaling, kasi simple lang yung pag-ganun-ganun ko. At saka kailangan pag sumayaw pa ng bachata, kailangan i-ano mo doon sa tugtog na 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ganon. Ayun, guys. Basta tuwang-tuwa ako sa mga ginagawa namin ng asawa ko. Maganda na rin yon kasi bagay din kami. Dahil hindi ako alcoholic, hindi ako chain smoker. Basta ang hilig ko mag-shopping,
mag-shopping. Mahilig ako mag-shopping sa katulad ng mga damit, alahas, sarili kong pera, guys, hindi sa asawa ko. Itong mga suot ko, sa akin to. Pero isa, ang isa galing sa mother-in-law ko, yan. At yun ang hilig ko, mag-shopping, tapos magpadala ng pera doon sa mga junakis ko, mga siblings ko, papa ko, tapos tawag dito, yung hilig naman ng asawa, ang hilig naman ng asawa ko, mag-shopping sa mga gusto niya rin. So, hindi siya nakikialam sa akin at ayoko rin makialam sa kanya kung ano mga gusto niya. Kasi alam naman namin sa isa't isa kung hanggang saan lang kami pwedeng magbawa sa pera or magkano ang pang-shopping namin. Ganun, guys. So, kami ng asawa ko, magkasundo talaga kami. Kaya, guys, swerte-swerte ko talaga. Noong una, kung hindi man ako swerte noong una, ngayon naman ay sobra-sobra nag-uumapaw naman ang swerte ko sa asawa ko. At maraming salamat sa mahal na Panginoong Hesus Nazareno. At kasi lahat ng hiniling ko sa mahal na Panginoon, binigay niya sa akin. So, laking tuwa ko talaga, laking tuwa ko. At nag-uumapaw ang tuwa, ang saya, nag-uumapaw ang saya. So guys, ay Diyos ko, Panginoon ko. Kaya paswertihan lang talaga. Paswertihan lang sa pag-aasawa. Minsan naman may, yung iba naman hindi swerte sa mga asawa nila. Yung iba naman swerte sa mga naging asawa nila. Yeah, thank you. Thank you. Thank you, Lord. guys, ang masasabi ko lang sa inyo, ang maipapayo ko, magdasal lang kayo sa mahal na Panginoon at hilingin nyo sa Kanya ang gusto ninyo. Siyempre, kahit naman sinong babae, maging boyfriend or maging asawa, yung walang mga bisyo, diba? Lalo na yung babaero. Diyos ko, masakit sa ulo yan. Diyos ko po, Panginoon ko. Naranasan ko yan. Pero, inalimutan ko yan. Focus ako dito ngayon sa asawa ko. Kontento ako sa asawa ko. Kung anong meron ang asawa ko, kontento ako. Sobra-sobra. Sobra-sobra ang binigay sa akin ng mahal na Panginoon na blessings. Kasi, may nagsabi nga sa akin, no, ano pa bang hinahanap mo? Ano ba yung pagkasabi niya? Ano pa ba ang kailangan mo? Wow! Hello! Hello, hello! Wala na akong kailangan, Day, kasi nag-uumapaw ang biyaya na binigay sa akin ng mahal na Diyos at binigay sa akin ng mahal na asawa. Sobrang bait, Day. Hindi ko na kailangan maghanap ng iba, Day. Ano? Nag-iisa lang yan sa buhay ko. Ang mahal, unang-una, ang nandito sa puso ko, ang mahal na Panginoon, pangalawa, ang asawa ko at mga anak ko. At wala na akong hinahangad pang iba. Kasi meron na eh. Kaya, relax ka lang dyan. Kung nainggit ka sa akin, maghanap ka rin. Maghanap ka rin, Day. Yun, ha? Basta ako, kontento ako kung anong meron ako, Day. Kaya huwag kang mainggit, Day. Maghanap ka rin ng sa iyo. Okay? Yun, guys. Maraming salamat. At saka maraming salamat talaga. Maraming nag-subscribe sa akin. Yay! At saka maraming nanonood sa mga vlog ko. Thank you. Thank you so much. At saka sa mga
Sa mga hindi pa nag-subscribe sa YouTube channel ko, please paki-subscribe naman po. Paki-subscribe naman ang YouTube channel ko. Alam nyo guys, ganito ako, makwela ako. Mahilig akong magpatawa, ganun. Pero pagkagalit naman, seryoso talaga yung mukha ko. Di ba nakakaloka? Basta guys, please, yung hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe naman po ang YouTube channel ko. Please. So guys, thanks for watching. And please, paki-subscribe naman sa YouTube channel ko. Thank you guys. Mag-ingat po kayo lagi. Lalo ngayon na hindi pa tayo nabakunahan. Pag nabakunahan na tayo, ayun, pwede na tayong lumabas. Magbakasyon kung saan-saang bansa. O, diba? Ayan. Guys, huwag tayong mawala ng pag-asa. Kailangan natin ay magdasal sa mahal na Diyos at kailangan may paninindigan tayo at paniniwala. Okay? Thank you guys again. Thank you so much sa mga nag-subscribe sa akin. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please paki-subscribe naman yung YouTube channel ko.